guys, this is Wolfie and welcome back to our evening update dito sa kaganapan sa presyo ni SLP at ni AXS, no? So, dito po sa CoinMarketCap guys, halos tumaas po yung mga presyo ng mga cryptocurrency natin. So, si Bitcoin tumaas ng 8%, Ethereum, BNB, so yan guys, no? Laki po ng effect nung pagtaas ni BTC kasi halos lahat po ng mga coins natin ay tumaas, no? Nag-update na din kaninang 8 AM po itong ating Fear and Greed Index. Ganun pa rin po, extreme fear. So, nasa 12 po yung ating historical value. So, ganun pa rin. Yung mga investors natin, guys, ay very cautious pa rin sila kung bibili po sila or hindi muna, no? Dahil nasa extreme fear pa rin po tayo, anything can happen. Pwede pa pong mag-flip yan, no? So, tignan po natin ang current price ni BTC ngayon na nasa $36,380. So, kanina po ay nagkaroon ng retest dito sa ating resistance sa may $37,401. However, hindi po naging successful itong breakout ni BTC, no? So, pagkatapos po magkaroon ng breakout, lumagpas lang po ng konti at bumaba din po yung presyo. Why? Kasi marami po ang nag-take profit dito sa area na to, no? So, ang pwede pong mangyari dyan ay pwede pong magkaroon po ulit tayo ng retest dito ulit sa resistance na to. Kapag hindi naging successful itong si BTC ulit, ay pwede pong bumaba ulit itong presyo niya, no? So, ganun lang po. Otherwise, kapag naging successful po itong retest ni Bitcoin, ay pwede siyang umangat dito sa $40,000. So, abangan po natin kung ano po ang susunod na mangyayari sa presyo niya, no? So, tingnan naman natin itong price ngayon ni SLP na medyo nakabawi na rin konti dahil tumaas po ang presyo niya ng plus 5.66%. Pero kulang pa rin guys kasi ang presyo lang po ni SLP ngayong araw na to ay nasa 57 cents, no? So maliban pa dyan ay tignan din natin itong presyo ni AXS, no? So balik $50 po itong presyo ni AXS, nasa $50.83. So ang nangyari po kanina ay ito nga po, umangat po itong presyo niya at na-maintain niya dito sa ating 8-hour time frame itong kanyang presyo, no? So, naglalaro lang po dyan ang presyo ni AXS. Malalaman po natin in the next coming hours kung mag-i-stay po ang presyo ni AXS dito, no? At gagawa siya ng panibagong low. So, kapag gumawa po ng panibagong low itong si AXS dito sa area na to, malaki po ang chance na kapag umangat at gumanda itong presyo niya ay pwedeng tumaas ang trajectory ng price ni AXS guys, no? Pwede niya pong ulit umangat hanggang dito. Kapag nabasag niya po itong ating resistance dito ay pwede pa pong umangat sa 58. Otherwise, baka bumaba po itong presyo niya, no? Si SLP naman, ganun din, gumagawa siya ng panibagong presyo dito sa itaas. However, wala pong mag-hype sa ating community ngayon dahil wala pa pong update regarding dun sa development ni SLP and sa Axie Infinity Gaming Totality, no? As of right now, yan po abang-abangan lang po natin kasi anytime baka pwede po maglabas ng update itong si ating developer, no? So, currently, ito nga, ang alas po natin, si BTC. So, anytime po na mabasag niya itong resistance na to, kapag na-maintain niya yung momentum at umabot po siya dyan, eh, maganda pong signal yan, no? Baka ma-flip niya po yung ating Crypto Fear and Greed Index at gumanda po itong ating market sentiment. So, yan lang po talaga ang salamin dahil nakikita po natin dito yung emotion po or sentimento ng ating investors. Kapag sinabi nilang greed, ayan, magti-take profit po tayo dyan kasi maganda po ang price niya, no? So, yun lamang po ang kaganapan at update natin ngayong araw na to. Again, tuloy na po yung ating paraffle sa January 30 at 1 PM. So, kung gusto nyong sumali, all you need to do is subscribe to this channel. Hit the notification bell. Mag-comment ka lang guys sa video at manood ka lang para makuha natin yung pangalan mo, no? At masama natin sa ating raffle. My name is Wolfie and see you next time guys. Take care and goodbye.